Mabuhay! Paano kung putol lang isa mong kamay, pero tinatawag ka pa rin para maglingkod sa ministry bilang drummer? Ano ang gagawin mo? Siyempre, sasagot ka pa rin sa tawag. Ang video na ito ay para kay Emerson De La Cruz. Napanood niya kasi yung isa nating video about sa one-hand drum fills. Yun kasi yung time na sumemplang ako sa bike, tapos na-injured yung isa kong braso. Kaya kinontak niya ako para i-request ang video na ito. Kasi gusto niya matuto mag-drums. Ang alam ko, matagal na siya nagsiserve sa ministry, pero sa ibang gawain. So gusto niya matuto mag-drums para makapaglingkod sa music ministry. Pwede naman talaga mag-drums na isa lang ang kamay. Sa Drumyo, meron silang pinalabas na metal pa nga yung tunugtog, pero isa lang ang kamay. Def Leppard, kung kilala niyo ang Def Leppard, isa lang ang kamay ng drummer nila. And then sa isa kong group sa Facebook, merong Facebook group na tinatawag na Usapang Church Drummers. Shout out sa mga ka-UCD ko dyan. Meron akong nakita doon na isang kamay lang na drummer. Nagagalingan din ako sa kanya, ang galing din. Kaya lang hindi ko mahanap. So kung kilala nyo siya, itag nyo siya dito sa video na to para ma-connect ko siya kay Emerson, makapag-usap sila, makapagbigay ng advice. So ako naman, eto yung ano ko. Ito na yung ambag ko kay Emerson. Magbibigay ako ng tips para sa isang kamay na drummer. Kaliwang kamay ang meron si Emerson. So ang gagawin ko, kaliwang kamay yung gagamitin ko. Tip number 1, hi-hat pedal. Ito siya. Dahil isa lang ang kamay mo, kailangan mo ma-utilize ang mga paa mo. So kailangan masanay talaga yung kaliwang paa mo na gamitin ng hi-hat bilang cymbal ostinato. So kung hindi mo man siya pinapalo, at least yung paa mo ang gumagamit sa kanya. Tip number 2, kailangan mong matutunan yung sweep technique na tinatawag. Ito yung isa lang ang kamay pero magkasunod na drum yung papaluin mo. Papak! Boom, parang ganun. Pero isang kamay lang, okay? Isang kamay, pero dalawang magkasunod na magkaibang drums ang papaluin mo. Ganito siya kapag mabagal. Example lang to, ha. Tip number 3, kung kaliwang kamay ang meron ka, ilagay mo ang ride cymbal sa kaliwang side. Okay? Mas madali na ngayon kasi nasa kaliwa mo yung ride. Okay? Kaya lang, ayoko nang guluhin yung setup ko rito kung ililipat ko pa dito yung ride. So, tutugtugin ko na lang yung ride dito. Okay? Sa right ko. Ngayon, kung tumutugtog ka ng cymbal ostinato sa ride cymbal na gamit ang kaliwang kamay, okay din kung papaluin mo ang snare na gamit ang kaliwang kamay. Diba? 1 and 2 and 3 and 4 and... Kaya lang, mapuputol yung cymbal ostinato. Okay, halatang halata siya. So para hindi maputol yung cymbal ostinato, ituloy-tuloy mo na lang yung cymbal ostinato sa ride cymbal, pero ang gagamitin natin bilang cross stick, ang cross stick yung ikiklik mo yung rim na ganito, cross stick yon. Okay, yung ginagamit natin kapag sa mga mahinang part ng kanta. Cross stick ang tawag doon, ha, hindi rim click. Ang rim click kasi kung papaluin mo lang yung rim, eh. Pero pag nasa loob ng snare yung stick mo, yun ang tinatawag na cross stick. Okay, so para hindi ka na mag-cross stick gamit ng kamay, pwede kayong bumili ng pedal na ang papaluin ay cowbell. Okay? Yung tunog niya na parang click din o parang kumakatok lang, di ba? Pwedeng yun yung tunog ng cross stick. So hanap ka lang ng cowbell na pinakamalapit sa tunog ng cross stick. Para habang nagra-ride cymbal yung kaliwang kamay mo, yung paa mo ang tumutugtog sa 2 and 4 ng cross stick. Pero wala ako nandito, so ang gagamitin ko na lang, kunyari, hi-hat na lang yon. Okay, pedal din naman to, eh. So kunyari, eto yung cowbell na yon. Tutugtugin ko ito, itong hi-hat cymbal o hi-hat pedal
sa 2 and 4. Tip number 4, matuto kang gumamit ng ghost notes. Kasi pag sa isang kamay mo, natudugtog mo yung mga ghost note tapos yung accent nandyan din, nagmumukhang hindi lang isa ang kamay mo eh. Magtutunog dalawa ang kamay mo. Pero, pipiliin mo yung kanta na babagayan ng ghost notes. Kasi hindi lahat ng kanta maganda lagyan ng ghost notes. Minsan overplayed siya. So kailangan marinig mo o pakinggan mo mabuti saan siya babagay. Okay? OA kasi siya kapag sa lahat ng kanta ilalagay mo. Pero yung mastery mo nga sa ghost notes ay malaking bagay para magtunog dalawang kamay yung tugtog mo. Kung may idadagdag pa kayo ng mga tips para sa ating mga kapatid na isa lang ang kamay na drummer, i-comment nyo lang sa baba. Okay? Maraming salamat. Kung may mga request pa kayo, i-type nyo sa comments. Tignan natin kung kaya natin gawan. Okay? Hindi kasi lahat ng request ang pagbibigyan eh. Rimshot drumsticks ang gamit ko. Check nyo sa link sa baba. Yung gamit naming camera lenses, nandyan din sa baba. Check nyo rin, baka magustuhan nyo. That's all. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa susunod na video.